Dalangin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tungayan mo ngayon ng iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangan ng balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan na din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus, ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magplano, magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lubang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura at ganyan nga kayo. Sapagkat inihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi
sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo, sa iyo'y magagalak. Masayang aawit siya oras-oras. Iyong ingatan niya ang mga tapat na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Tumayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa'king kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiin niyo ang Panginoon at sumaiin rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanyang kamay. Sa hangad ng mga iskriba at mga pariseo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tignan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tinignan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga iskriba at mga pariseo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Maraming pagkakataon sa Ebanghelyo na masasabi nating parang sayang. Sayang kung iba yung ginawang pagtingin ng mga pariseo at iskriba sa mga pagpapagaling ni Jesus.
Ang mga Pareseyo at Eskriba ay nakatingin doon sa utos na ba hindi pwede magpagaling sa araw ng pamamahinga. At yun ang binabantayan nila kay Jesus. Kaya naroon sila sa sinagoga dahil gusto nilang bantayan si Jesus at tignan, magpapagaling kaya siya ngayong araw ng pamamahinga? Pag yes, yun, mayroon silang ipupukol sa kanya. Pag no, eh wala naman silang gagawin. Pero, si Jesus naman nagbigay ng bagong perspektibo. Kaya nung tinawag niya yung lalaki na ang kamay, na may diferensya sa kamay, ano sinabi ni Jesus? Ano bang mas mahalaga? Gumawa ng mabuti? O gumawa ng kasamaan sa araw ng pamamahinga? At nagbigay ng bagong perspektibo si Jesus sa mga nakikinig sa kanya na sana yung araw ng pamamahinga ay hindi lang araw ng pagpahinga, kundi araw din ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Dahil ang pahinga ng bawat Kristiyano ay pagpahinga sa kabutihan ng Diyos. At bilang mga nakikinabang sa kabutihan ng Diyos, tayo rin sana ay magbahagi ng kabutihan na ito sa kapwa natin. Kaya ang tanong ni Jesus, ano ba ang mas mabuti? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng kasamaan? At sa harapan nila, narinig natin na sinabi ni Jesus doon sa tao na iunat niya ang kanyang kamay, inunat niya ito at siya'y gumaling. Imbis na magpuri sa Diyos dahil may gumaling mula sa kanyang karamdaman, imbis na magbigay papuri sa kabutihan ng Diyos dahil may isang tao na nakadama ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling, ang naging reaksyon ng mga Pareseyo at Eskriba ay nangingit-ngit sa galit. Sayang, no? Kung sana mas nakita nila na gumagalaw ang Diyos sa harapan nila, mas nakita sana nila yung kabutihan ng Diyos sa presensya nila, sa harapan ng kanilang mata ay gumagalaw ang kabutihan ng Diyos. Sana nagbigay puri sila. Hindi nagingit-ngit sa galit. Sana nagbigay papuri. Sana nagbigay pasasalamat na lang. Kaya maganda rin parang paalala sa atin bilang Kristiyano na mas makita sa buhay natin ang kabutihan ng Diyos. At doon medyo naging bulag ang mga Pareseyo. Mas nakatingin sila sa mga dapat at hindi dapat gawin, kung ano yung expectations nila o gusto nilang mangyari. Pero hindi nila nakikita na gumagalaw ang Diyos beyond their own understanding, beyond their set of rules. Kaya magandang paalala at imbitasyon sa atin, no? Bilang mga Kristiyano ngayon, na makita ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Sa ating araw-araw na pamumuhay, pakikitungo sa kapwa natin, sana mas makita natin ang paggalaw ng Diyos sa buhay natin. Ang paggalaw ng Diyos kahit sa kapwa natin. Para sa ganun, kasama din sila, tayo din ay nagpupuri sa Diyos na mahabagin at mabuti sa atin. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos, kundi iyang ipag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagan natin ang paniniwalang ito habang nananalig tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng simbahan.
ang ating itugon, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno, naway magabayan ng karunungan kapag gumawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba, naway maging salamin ang ating katapatan at dedikasyon sa mapagkumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na pagbukas loob sa paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maiaalay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka.
Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ay namamalas o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, iyo'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ang iyong panawagan, nalimutin ang sarili, buong layang magdusayaring sakit, anong tamis o kay ganda pagkat ito'y landas tungo sa'yong kaharian. O
Jesus kong minamahal, pagkain kati tuminang napapagal, pagdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may kublis. Ang aking nais makapiling ka sa bawat saglit. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos at ang maliligom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapati mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang baliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal
ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.